Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Bago po natin simulan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon, ay nais ko po munang isagawa ang ating giveaway sa ating mga viewers. Tulad po ng aking naipangako sa aking video patungkol sa Vitastin Capsule, ay magsasagawa po tayo ng giveaway kapag naabot po natin ang 20,000 subscribers. At dahil naabot at nalampasan po natin ang ating target na 20,000 subscribers, ay atin pong isasagawa ang ating giveaway. So bago ko po simulan, kanina po ay inihanda ko na ang mga list of names na kasali sa ating giveaway. So kung makikita po ninyo, andito po ang ating wheel of names. Ang mga pangalan na naka-include sa ating wheels of names ay ang mga pangalan na nag-comment sa aking video patungkol sa Vitastin. So, nabanggit ko doon na kung sino man po ang maglalagay ng kanilang komento ay automatic na kasali sa ating giveaway. So, ngayon, ilalagay na lang natin sa screen yung ating wheel of names para makita nyo rin kung sino talaga yung nanalo sa ating giveaway. So, kung sino man po ang mapipili ng ating giveaway na ito ay magsesend lang po kayo ng message sa aking Instagram account. So, ang aking Instagram account is marionrnrph. Okay, so, again, yung aking pong Instagram account ay marionrnrph. Simulan na po natin. Ayan, so, nag-rotate. Okay, congratulations po kay Sir Ramil Bermil. So, congratulations po, Sir Ramil Bermil. So, mag-message lang po kayo sa aking Instagram account, marionrnrph, para po mag-iwan ng inyo pong contact details, katulad po ng inyong address at ang inyo pong contact number. Dahil ipapadala ko po sa inyo ng libre ang ating pong mga BeWell Nutraceuticals product. So nais ko pong magpasalamat sa BeWell. Sila po ang nagbigay ng ating giveaway na ibibigay sa ating maswerteng viewer. Muli, congratulations po sa ating nanalo. Sa aking pong iba pang mga followers, huwag po kayong mag-alala dahil mas marami pa po tayong isasagawang giveaway sa ating mga susunod na videos. Dumako na po tayo sa ating pag-uusapan. Ngayon po sa ating video ay pag-uusapan po natin ang benepisyo ng pag-inom ng vitamin B complex. Ano-ano nga ba ang maaaring maging epekto kung may kakulangan ka sa B vitamins? Paano ang tamang pag-inom ng vitamin B complex tulad ng B-Nerve B? Ano ang mga side effects o meron bang side effects na mararamdaman sa pag-inom ng vitamin B complex tulad ng B-Nerve B? Vitamin B ay isang grupo ng mga bitamina na gumaganap ng mahalagang papel sa ating katawan. Ang mga ito ay matatagpuan sa iba't ibang mga pagkain, kaya karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng mga inirekomendang dami ng mga bitamina na ito sa pamamagitan ng pagkain lamang. Gayunpaman, ang ilang mga kadahilanan o sitwasyon na maaaring mga hulugan na ang inyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming B vitamins ay kabilang na dito ay ang edad, pagbubuntis, kondisyong medikal, genetic makeup at mga malalang sakit, mga gamot na iniinom at paggamit o pag-inom ng alak. Sa mga sitwasyong ito, maaaring kailanganin ng isang tao ang pagdadagdag ng mga vitamina B sa pamamagitan ng pag-inom ng mga supplements, katulad na nga ng pag-inom ng supplements na B-Nerve B. Ang mga nutritional supplement na naglalaman ng vitamin B ay tinatawag nating bilang B-complex. Pag-usapan naman natin ang tatlong mahalagang component ng B-Nerve B. Ang B-Nerve B ay naglalaman ng vitamin B o tinatawag nating thiamine mononitrate o yung vitamin B1, 250 mg.
pyridoxine hydrochloride o B6 250 mg, at cyanocobalamin o vitamin B12 na tumbas sa 1000 microgram. Ang unang component na vitamin B1 ang ating unang pag-usapan. Ang vitamin B1 o thiamine ay tumutulong sa ating katawan na gawing enerhiya ang pagkain. Ang ating utak ay nangangailangan ng vitamin B1 upang ma-metabolize ang glucose at kailangan ito ng ating mga ugat upang gumana ito ng maayos. Ang mga babae ay nangangailangan ng 1.1 mg at ang mga lalaki ay dapat makakuha ng 1.2 mg ng vitamin B1 araw-araw. Ang ilan sa pinakamayaman na mapagkukuhanan ng ating vitamin B1 o thiamine ay ang ready-to-eat cereals na gawa sa isang grain. Ang iba pang mayamang pagkukuhanan ay ang ham, pork chops, brown rice at mga beans. Ang mga palatandaan at sintomas ng kakulangan sa thiamine o vitamin B1 ay madaling makaligtaan kung minsan ay ginagaya ang mga sintomas ng iba pang mga kondisyon. Pinakakaraniwang sintomas ng kakulangan sa thiamine, una, ang pagkakaroon ng hindi tipikal na pagkawala ng gana sa pagkain ay maaaring isa sa pinakaunang sintomas ng kakulangan sa thiamine. Ang pagkawala ng iyong gana ay maaaring humantong sa hindi sinasadyang pagbaba ng timbang na maaaring maging problema o hindi ligtas ang isang pasyente. Ang pagkakaroon ng kulang sa thiamine ay maaaring magresulta din sa fatigue o pagkapagod. Ang pakiramdam din na magagalitin ay kadalasang kabilang sa mga pinakaunang senyales ng kakulangan sa thiamine at maaari itong magpakita kasama ng pagkapagod sa loob lamang ng isang linggo. At ang pinakahuli, kabilang sa mga pinakakilalang side effects ng matagal at malubhang kakulangan sa thiamine ay ang tinatawag nating beriberi. Ang beriberi ay nagkakaroon ng pinsala sa mga ugat na kilala rin bilang neuropathy. Sa katunayan, ang neuropathy mula sa thiamine deficiency ay kabilang sa unang deficiency syndrome na natukoy sa mga tao. Ang pagkakaroon na pakiramdam na may tumutusok na halintulad sa mga pins and needles sa inyong braso at binti na tinatawag ding paresthesia ay maaaring sintomas ng matinding beriberi. Maaari rin itong maging mas maagang sintomas ng thiamine deficiency. At ang pinakahuli ay ang dahilan sa papel na ginagampanan ng thiamine sa pagpapanatili ng malusog na nerves at kakulangan ay maaaring makaapekto sa optic nerve sa inyong mga mata. Sa partikular, maaari itong maging sanhi ng pamamaga ng optic nerve na humahantong sa malabong paningin. Kung hindi ginagamot ang pinsala sa optic nerve ay maaaring magresulta sa pagkawala ng paningin. Ang ikalawang component ng B-nerve B ay ang vitamin B6. Ang vitamin B6 ay isa sa mahalagang bitamina sa ating katawan upang gawing aktibo o pinabibilis ng vitamin B6 ang mga enzymes na responsable sa paggawa ng enerhiya, mga neurotransmitter, mga pulang selula ng dugo at mga puting selula ng dugo na sumusuporta sa immune system. Bukod dito, maaari ding makatulong na panatilihing malusog ang inyong puso sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na dami ng vitamin B6 dahil inaalis nito ang amino acid na tinatawag nating homocysteine. Ang mataas na level ng homocysteine ay nag-uugnay sa mataas na panganib na magkakaroon ng cardiovascular disease. Ang inyong pang-araw-araw na dieta ay dapat magsama o magkonsumo tayo ng 1.3 mg ng vitamin B6. Kung hindi naman manggagaling sa ating iniinom na mga supplements, maaaring makuha ang vitamin B6 sa tuna, salmon, manok, karne ng baka, patatas, spinach, saging at fortified breakfast cereals ay lahat na magagandang mapagkukuhanan ng vitamin B6. Ang kakulangan sa vitamin B6 ay mas karaniwan sa mga taong may mga sakit sa atay, bato, digestive o autoimmune
Gayun din sa mga naninigarilyo, mga taong matataba, mga umiinom ng alkohol at mga buntis na mga kababaihan. Kamakailan lamang ay natuklasan na ang vitamin B6 ay may mga antioxidant at anti-inflammatory properties. Nangangahulugan ito na maaaring may papel sa pagtulong na maiwasan ang mga malalang kondisyon tulad ng sakit sa puso at cancer. May mga palatandaan at sintomas ang kakulangan sa vitamin B6 na dapat nating alamin. Ang kakulangan sa vitamin B6 ay isang sanhi ng mapula at makatingpantal na tinatawag nating seborrheic dermatitis. Maaaring lumitaw ang pantal sa inyong anit, mukha, leeg at itaas ng dibdib. Kilala ito bilang mamantika, matuklap na itsura, at maaaring magdulot ng pamamaga o puting tuldok. Ang ikalawa ay ang pagkakaroon ng keilosis, na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng namamaga, pula, at namamagang labi na may bitak sa sulok ng bibig ay maaaring magresulta mula sa kakulangan ng vitamin B6. Maaaring dumugo ang mga basag na bahagi ng labi at bilang karagdagan sa pagiging napakasakit, ang pagkakaroon ng bitak at namamagang labi ay maaaring maging mahirap sa mga activity tulad ng pagkain at pakipag-usap. Bukod dito, kung mayroon kang kakulangan sa vitamin B6, ang iyong dila ay maaaring magkaroon ng pamamaga, masakit, makinis, mamula-mula na dila. Ito ay tinatawag nating glossitis. Ang makintab, makinis na ibabaw ng dila ay dahil sa pagkawala ng papillae. Iyan ang mga bukol ng inyong dila. Ang glossitis ay maaaring magdulot ng problema sa pagnguya, paglunok at pagsasalita. Katulad ng kakulangan sa vitamin B1, ang kakulangan sa vitamin B6 ay maaaring makaapekto sa inyong kalooban na kung minsan ay nag-aambag ito sa pagdevelop ng tinatawag nating depression, pagkabalisa, pagkamayamutin at pagtaas ng pakiramdam ng sakit. Ang mga kakulangan sa nutrisyon kabilang ang vitamin B6 ay maaaring makapagpababa sa immune system. Partikular ang kakulangan ng vitamin B6 ay maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga antibodies na kailangan upang labanan ang impeksyon. Sa madaling salita ay maaari tayong maging sakitin at dapuan ng mga iba't ibang impeksyon. Ang kakulangan sa bitamina B6 o vitamin B6 ay maaari ding magdulot sa isang tao ng kakaibang pagod at pagkatamlay. Ang isang malaking dahilan ay ang papel ng vitamin B6 sa pagtulong sa paggawa ng hemoglobin. Iyan ang protina sa inyong pulang selula ng dugo na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa ating katawan. Kung ang inyong mga cell ay hindi makakakuha ng sapat na oxygen bilang resulta sa masyadong maliit na hemoglobin, ito ay tinatawag nating anemia. Maaari kang makaramdam ng pagod at panghihina. At ang pinakahuli, tulad ng kakulangan sa vitamin B1, ang pagkakaroon ng kakulangan sa vitamin B6 ay maaari ding magdulot ng pinsala sa ugat na tinatawag nating peripheral neuropathy. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng inyong braso, binti, kamay at paa. Inilalarawan ito bilang isang pakiramdam na pins and needles o parang may tumutusok sa ating mga kalamnan. Ang pinsala sa nerves ay maaari ding magresulta sa pagkakaroon ng mga problema sa balanse at kahirapan sa paglalakad. Ang pinakahuli sa mga component ng B-nerve D na ating pag-uusapan ay ang vitamin B12. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng vitamin B12 upang makagawa ng mga neurotransmitter, hemoglobin at DNA. Pinabababa rin ng vitamin B12 ang level ng homocysteine ngunit sa ibang paraan kaysa sa vitamin B6. Tinutulungan ng vitamin B12 na i-convert ang homocysteine sa tinatawag nating S-adenosyl methionine na mahalaga para sa synthesis ng hemoglobin at mga bitamina.
ginagamit ang S-adenosyl methionine upang gamutin ang osteoarthritis at depression at maaaring makatulong na mapawi ang sakit mula sa fibromyalgia o isang kondisyon na nagdudulot ng pananakit sa buong katawan. Ang inirekomendang pang-araw-araw na paggamit para sa vitamin B12 ay 2.4 micrograms para sa mga lalaki at babae. Kabilang sa mga pagkain na mapagkukuwanan ng vitamin B12 ay ang enriched cereals at mga pagkaing nagmula sa hayop tulad ng isda, manok, karne ng baka, gatas, keso at yogurt. Sa kasamaang palad, ang kakulangan sa vitamin B12 ay madalas na hindi pinapansin at hindi natutukoy. Kadalasan ito ay dahil sa hindi sapat ang pagsusuri sa laboratorio o dahil ang mga sintomas ay hindi partikular sa kakulangan ng vitamin B12 lamang. Kung pinaghihinalaan mo na maaaring mayroon kang kakulangan sa vitamin B12, mahalagang bumisita sa isang doktor upang talakayin ang inyong mga sintomas at sumailalim sa pagsusuri. Kung ikaw ay merong mababa o kulang sa vitamin B12, malamang na maramdaman mo ang pagkapagod. Ang mga cells o cellula ng ating katawan ay nangangailangan ng B12 o vitamin B12 upang gumana ng maayos. At dahil dito, ang pagkakaroon ng hindi sapat na antas o level ng vitamin B12 ay maaaring bumaba sa normal na produksyon ng pulang cells o cellula ng dugo na maaaring makapinsala sa paghahatid ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. Sa partikular, ang kakulangan sa B12 ay maaaring maging sanhi ng tinatawag nating megaloblastic anemia. Ang kondisyong ito ay humahantong sa pagbuo ng malaki, abnormal at hindi nabubuong mga pulang selula ng dugo at may kapansanan sa synthesis ng DNA na pinakakaraniwang naiulat na mga sintomas na nauugnay sa kakulangan sa vitamin B12. Ang isa pang palatandaan na maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa B12 ay ang pagiging maputla o paninilaw ng balat. Tulad ng kondisyong tinatawag na iron deficiency anemia, ang anemia na nag-uugnay sa B12 deficiency ay maaaring magpaputla sa inyong balat dahil sa kakulangan sa ganap na matured, malusog na pulang selula ng dugo sa katawan. Ang kakulangan sa B12 ay maaari ding maging sanhi ng isang kondisyon na tinatawag na jaundice na nagiging sanhi ng inyong balat at mga puti ng inyong mga mata sa isang madilaw-dilaw na kulay. Ang kulay ay sanhi ng mataas na level ng bilirubin, isang produkto na nililikha kapag sinisira ng inyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring humantong din sa mga epekto sa neurological function, kabilang ang pananakit ng ulo. Sa katunayan, ang pananakit ng ulo ay isa sa pinakakaraniwang naiulat na sintomas na kaugnay sa kakulangan sa vitamin B12 sa mga matatanda at bata. Ang mababang level ng B1, B6, gayon din ang vitamin B12 ay may epekto sa ating utak. Ang B12 ay mahalaga sa wastong paggana ng inyong central nervous system at ang kakulangan sa nutrient na ito ay maaaring makaapekto sa inyong kalusugang pangkaisipan. Partikular na ang kakulangan ng vitamin B12 ay nag-uugnay sa malaking panganib na pagkakaroon ng depresyon. Maraming matatanda at bata na may kakulangan sa B12 ang nag-uulat ng nakakaranas ng paresthesia. Sa kasamaang palad, ang sintomas na ito ng kakulangan sa vitamin B12 ay magkakapatong sa mga sintomas na nauugnay sa diabetic neuropathy, na kung saan ay nagkakaroon ng pinsala sa ugat dulot ng mataas na asukal sa dugo na maaaring magdulot ng pananakit at pagmamanhid sa mga paa at kamay. Marami sa mga sintomas na sanhi ng mababang level ng vitamin B12 ay hindi specific sa kakulangan ng B12 na maaaring maging sanhi ng kondisyon na hindi matukoy. Kung nakakaranas ka sa alinman sa mga sintomas na aking nabanggit, mahalagang bumisita sa inyong doktor upang sumailalim sa naaangkop na pagsusuri at mabigyan ng tamang gamot.
dahil ang mga vitamin B ay matatagpuan sa mga mararaming pagkain, malamang na hindi ka nanganganib na magkaroon ng kakulangan hanggat sinusunod mo ang isang maayos na dieta. Gayunpaman, ang ilang mga instances na nagpapataas ng pangangailangan para sa vitamin B ay dapat ninyong malaman. Kaya naman, ang ibang mga tao, upang ma-prevent ang pagkakaroon ng deficiency sa vitamin B, ay umiinom sila ng mga supplements. Kaya naman, ang isang halimbawa na meron sa market ng vitamin B or kombinasyon ng B1, B6 at B12 ay ang B-Nerve B. Ang mga vitamin B ay nangangailangan ng isa't isa upang magtulungan upang mapanatiling maayos ang ating sistema ng nervous system. Ang mga benepisyo ng pag-inom ng vitamin B complex tulad ng B-Nerve B ay sumusuporta sa paggawa ng mga neurotransmitter, ang mga molecules na nagbibigay ng signal sa ating nervous system tulad ng dopamine at serotonin. Tinutulungan nila ang ating katawan na gumawa ng mga bagong cells at sila rin ang mahalaga sa metabolism, at tinutulungan nila ang ating katawan na maglabas ng enerhiya mula sa ating pagkain at nagbibigay din ng pinakakailangan nating enerhiya sa ating mga nerve cells. Sa panahon naman ng pagbubuntis, ang pangangailangan para sa vitamin B, lalo na ang vitamin B12, ay mas kinakailangan. Ito ay dahil kailangan ang mga ito upang suportahan ang pagdevelop ng sanggol sa loob ng sinapupunan. Makakabili kayo ng vitamin B complex tulad ng B-Nerve B sa butika sa halagang 12 pesos kada tablet. Ang tamang pag-inom ay isang tablet araw-araw o higit pa, depende sa inireseta ng inyong doktor. Maaaring inumin ang B-Nerve B anumang oras araw-araw, ngunit may mga pag-aaral na pinakamagandang uminom ng vitamin B complex nang walang laman ang tiyan. May mga uri ng vitamin B complex na may mababang dose ng vitamin B, kaya naman ang mga ganitong uri ng vitamin B complex ay maaaring mabili ng walang reseta. Subalit, ang B-Nerve B ay isang gamot na kinakailangan ng reseta o rekomendasyon ng inyong doktor. Wala naman kayong dapat ipag-alala kung ang B-Nerve B ay inyong iinumin nakasabay ng ibang vitamins o supplement, sapagkat ang B-Nerve B ay ligtas na inumin kasama ng iba pang mga vitamins o supplements. Ang kakulangan sa B vitamins ay mapanganib, subalit ang hindi tamang pag-inom ng supplements ay may kaakibat ding side effects. Dapat kang mag-isip ng dalawang beses bago umasa sa mga supplements. Sa isang bagay, may mga side effects ang ilang B vitamins kung umiinom ka ng malaking doses. Kabilang na dito ang panganib na pinsala sa ugat mula sa sobrang B6 o vitamin B6. Ang katotohanan ay karamihan sa mga tao ay makakakuha ng mga vitamin B na kinakailangan nila mula sa mga pagkain. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, ay hinihiling ko lang po na i-share at ipagbigay alam nyo po sa iba pa ang tungkol sa aking YouTube channel, upang sila rin po ay magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa health at tamang kaalaman tungkol sa pag-inom ng kanilang gamot. Nais ko lang din pong batiin si Ma'am Dane Martinez. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At ganun din, maraming salamat din po sa Be Well Nutraceuticals Corporation sa inyo pong sponsorship. Muli, ako po si Renz Marion. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Bye!